ay Miyerkules, pang-apat na araw ng pagdiriwang sa Pasko ng pagsilang. At sa araw na ito ating ginugunita, ang kapiestahan ng mga banal na sanggol na walang malay. Sa ating unang pagbasa sa unang sulat ni Juan, narinig natin kung paano tayo ay inanyayahan na mamuhay sa liwanag ng ating mahal na Panginoong Hesus Nazareno at ang ating pagiging pagkamakasalanan, mga kapatid, ay binabago ng ating Panginoong Hesus kung ito ay ating itapat sa Kanya. Aminin natin, magsisi tayo at mga kung baguhin natin ang ating mga sarili at pumiling mamuhay sa liwanag ng ating mahal na Panginoong Hesus Nazareno. Pero kahit paman, mga kapatid, may mga pagkakataon na talaga ang ating buhay ay puno ng pagsubok, na tayo ay mabubulaga ng kadiliman ng ating sitwasyon. Pero may choice tayo, mga kapatid. Kay Haring Herodes, mga kapatid, siya ay patuloy na mamiling mamuhay sa kadiliman ng kasalanan ng pagkamakamundo. Patuloy siyang pinagharian ng kanyang ambisyon, ng kanyang pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan over the people, mga kapatid. Hindi niya kayaning ibigay ang kanyang sarili para sa mga nangangailangan dahil na rin sa kanyang mga luho, sa kanyang pagnanais na mamuhay ng marangya at ng sobra-sobra. Kaya, mga kapatid, nung hindi siya binalikan ng mga pantas na naghahanap sa ating Panginoong Hesus Nazareno, nung bago pa lang ipinanganak, nagalit siya. Sobrang galit, mga kapatid. Akala niya na isahan niya sila. Ngunit siya pala ang naisahan, mga kapatid. Sa tindi ng kanyang galit, inutos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki, mga sanggol na lalaki sa bayan ng Bethlehem at mga karatig na bayan na nag-iedad 2 taon pababa. Sa kanyang pagnanais, mga kapatid, na alisin ang banta sa kanyang paghahari, sa kanyang trono, ang ating mahal na Panginoong Hesus, na siyang sinasabi ng mga propeta at ng banal na salita ng Diyos na siyang maghahari sa buong mundo. Akala ni Haring Herodes na kunin ni Hesus ang kanyang trono, ang kanyang limitadong kapangyarihan. Itong si Herodes, mga kapatid, talaga sobrang masama. Sobrang kumakapit sa kapangyarihan na pati anak at kapatid niya ay kaya niyang ipapatay. Ang kanyang asawa, kanyang mga kapatid, walang makakakuha sa kanyang trono, mga kapatid. Ang massacre sa mga sanggol na walang kamalay-malay ay nangyari, mga kapatid, na siyang naging katuparan sa sinabi ni Propeta Jeremias na si Raquel, ang asawa ni Israel, ay umiiyak para sa kanyang mga anak at walang makapag-alis ng kanyang hapis. Pero hindi napigilan ni Herodes, mga kapatid, ang plano ng ating Panginoong Diyos dahil sa pagiging tapat ni Jose at sa kanyang patuloy na pakikinig at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Naprotektahan ang batang poong Hesus Nazareno at silang mag-ina ay umalis, nagpunta sa Ehipto, bumalik lamang nung namatay ang masamang si Herodes. At ito ay katuparan sa sinabi ni Propeta Osias, na mula sa Ehipto
tinawag ng Diyos ang kanyang anak. Mga kapatid, ang kasamaan ni Herodes ay dahil siya ay nabighani sa mga pansamantalang kasiyahan na ipinangako ng mundo. Kasiyahang magdudulot ng sobrang kasamaan at kasakiman at magdadala sa tao sa kadiliman. Ito ay patuloy na nangyayari, mga kapatid. Mga batang naging biktima ng pang-aabuso, biktima ng mga gera at karahasan, biktima ng abortion, mga kapatid. Ang ating mahal na ina ay higit na naghihinagpis sa pagkawala ng mga inosenteng mga batang naging biktima lamang dahil sa pinili nating mamuhay sa kadiliman. Mamuhay tayo sa liwanag, mga kapatid, at dalhin natin ang liwanag ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa mga kapatid nating patuloy na namumuhay sa kadiliman ng pagkakasala, at patuloy nating ipagdasal ang ating mga kabataan, ang mga batang patuloy na nakararanas ng sobrang paghihirap dahil sa kapabayaan at dahil sa kasamaan ng mga taong mas piniling manatili sa kadiliman ng kasamaan. Maging pagpapala nawa kayo, mga kapatid, liwanag para sa ating mga kabataang sobrang nangangailangan. Hari nawa.